tulog pa yung mga kasama, kaya nandito ako sa terrace. So ngayon, mangailangan tayo ng sandpaper. Grade 1000 at grade 800 siguro yan. So, ito, kailangan natin ito. Kailangan natin ng vernier caliper. At kahit yung ating lagaring bakal. So, para dun sa diameter na narito yung nabali, so hanap tayo dun sa mga scrap natin, kasi kinikip natin yung mga scrap na mga nabaling rod. So yung iba galing sa mga tropa na hindi na naman nila kailangan, binibigay sa akin. So kaya meron ako niyang mga ano yan, mga pang join talaga yan. So tingnan natin mga kapatid kung anong kung pwede nating maisukat doon. Ikabit natin ng matibay. Okay, so una hanapin natin yung inside diameter nito kung nasukat. So hanapin natin 3.40 3.30 ng 3.40. Hanap tayo ngayon dito ng mga kasukat. So bali maiksi ito, kailangan natin ng magandang iba yun, no? 3.40 39. So yun, narix natin yung 3.40. Ayan, 3.40 po. So siguruduhin natin napapasok siya yan, yung haba ng 3.40. Yan. So may 10 mili na hindi siya pumasok. So kailangan nating magbawas, kasi kailangan nating ma-reach yung exact diameter, inside diameter nito sa outside diameter ng ating pandugtong. Ano po mga mamalakaya? So ayan, kailangan pumabot siya dito. So bali, ang problema niyan ay nasa loob. So in that case, tandaan po natin yung ating one. Yung ating haba. Okay? So ayan. Dito, tayo magsusukat. Ayan. So meron tayong 39mm din. So let's say 40mm long. Lagi po natin iset ito sa millimeter para po 0-0 tayo lagi. 0-0, no? So meron tayong 40 dito. 40mm. So alam na natin. So, ang diferensya nito, point something lamang. Siguro mga 3.3 lang. Ganyan lang. So ikasok natin siya sa ating drill machine. At kaskasin natin ng konti. So first, bigyan natin siya ng konting rough. So dito sa grip na mataas, dulo lang yung mismo puno, no? Alright. Ngayon, ipakinis natin sa dito sa grip 1000. Alright. So, kita natin yung 40 mm. Alright. Pasok natin kung aabuti na siya. So, ayun. Back. Nakuha na natin yung exact na taas yung kasya lamang para dun sa inside diameter ng putol na rod. So in this case, kailangan natin dito tayo ng mga yan, let's say 40 din. Okay, so putol tayo ng 40. Yan. 40mm yung ating kinuha. So ito mga ganito, huwag natin itatapon dahil magagamit pa natin. Yan siya na aking tagay ng scrap. Ngayon ito, ipapasok natin siya mula dito sa bottom part ng maliit at ng kaputol. So may posibilidad na hindi niya mapalabas lahat ito dahil medyo malaki ang bottom nito. No? Subukan natin. So ayan na siya, ayan. Patakin natin. So lumabas sa kanya mga ano lang siguro, mga 25mm. Mga 25mm lang po. 20mm lang. So may 20mm pa tayo kailangan palabasin dito, no? So ang problema niyan is sa bottom. Okay? Ang problema niyan is dito. Okay? Ngayon, isa lang natin dito. Konting-konti lang ang diferensya nito. So
Again, padaanin natin siya dito. Okay. Then, kinisin natin siya dito sa mataas na grip. Makinis. Ito, kahit na anong mayari, hindi na akong magbabali ito. Alright? Well, nandiyan na siya ngayon. Tsaka din natin. Pero kulang pa to. Kulang pa po to. So, ayan. Yan ang 25.5. Kulang pa tayo ng konti. Ingat po tayo para hindi siya lumusot, no? Madahan lang po ang pag-ano ko nito pag asinta. Dahil may iwasan pong mapaliit masyado, no? Para hindi na tayo... So 31.34. Konting-konti na rin yan. Huwag po natin bibiglayin para hindi po sira. Tama yung pagka-pull natin ito. Hindi tayo natin inaabi yung iba. Alright. Wala. I got it. So narito na tayo sa 4.40. 40mm po yung ating nailabas. So mahigpit na po yan. Ngayon, no, try natin ito. Nabali natin. Alright, hanggang lang. And, well. So, ayan na po yung pagkaka-join. So, sana natin mga kumakalakaya pa natin sa so, join ulit. So, gumagamit ako ng tutan na epoxy. Napaka-tibay po nitong epoxy na ginagamit ko na. Medyo may presyo siya pero sigurado naman tayo. Hindi tayo masisira. So, kapag nagpiprepare ng ganito, kailangan meron kang toothpick. Nandiyan na yung mga item. Yung mga gamit mo kailangan, medyo nasa tabi mo na para hindi tayo nagtatayo pa. Okay? So, ayan. Mix na natin itong ating tutan glue. Huwag po kayong gagamit ng super glue dahil napakabilis pong matuyo. Pagka kayo nagkamali, hindi nyo na po mauulit pa. Ayan. Wala ko tayong problema kahit konti lang ang pandikit sa bottom part. Okay? So, kailangan mabilis tayo, na? Okay. Stop. So, may pasok na natin. Ayan, nakalabas siya dyan. Buhut ka agad. Okay? Bilisan lang po to, no? Mabilis, kailangan. Kasi 5 minutes, mag-iiba na yung texture nito. Itong super, itong glue na ginagamit ko. Alright. Para hindi ho siya bumalik, hawakan natin sa dito ng light pit. Okay. Hanapin nyo ngayon kung saan yung talagang taman yun. So, punasan nyo agad to. Itong lugar na mayroong mga excess. Kagandahan po dito, pwede nyo isinta kung saan talaga yung tamang pagkakakapit. Pero kung sa super glue, hindi nyo na umaasinta yan. Second strike agad yan kasi fiber itong ating sure. Okay? Two more touch, tapos na to. Thank you. So, ngayon, salpak natin siya dito sa ating drill machine.
At dito ho natin lalagyan ng reinforcement. Ito ang ginagamit ko dito, yung mga lumaan na line na pang UL para matibay. Okay? Okay. Madahang ibutla ko yan. At bigyan natin ng tension para siguradong matibay. Amigo, titip-tip na tayo. Okay, pambalik. Oh, yeah. Dito nakakasigurado na tayo yung tibay. So, lagyan natin ng super glue. Yan tayo, pwede maglagyan ng super glue. Bigyan natin siya ng alawan sa kanto. So, tayo nung natin siya matuyo, pwede na natin isang laminate. Palitan na lang natin ang kulay ito, pwede ganyan na lang ang kulay, pwede yan. Okay. So, ngayon tuyo na siya. Pwede na natin cut. Gamit kayo ng ganito para usagad, wala ko siyang bukol kapag nilaminate na natin. So, konting colorating na lang, tapos na to. So, ito na po yung pinaka last and final touch para matapos natin yung ating card ng araw na to. So, ikutin na natin ang ating ruleta ng papaya. Ito yung ating DIY na ginagamit. Mabilis, kailangan talagang mabilis po yung pag-aano natin, pag-apply. Okay. So, kailangan pantayin natin siya ng maayos para maganda yung pagka-laminate. Minutes ano na to completely dry na to. So, lahat ito mga disposable ito. Alam natin ito ginagawa. So, okay. Tanggalin natin ito. So ayan, mga kamamalakaya, okay na siya. In 5 minutes, pwede na siyang gamitin. Shukran, magandang buhay, mantap!